So what's up ngondok mga Inday? Yes! Ito na naman po si Donix Ride. Yes, tagal-tagal din tayong hindi nakalabas, ano? So, ito. Yung nga lang, makulimlim. Oo, so, napapansin nyo guys, andito tayo ngayon sa Santo Tomas. Pupunta tayo ngayon ng San Pablo. Doon sa Pandin Lake. Mag-i-inquire tayo doon kung ano ang mga pwedeng gawin. Magkano at kung ano-ano ang mga dapat na requirements ba. So first time nating pupunta ngayon sa Pandin Lake. Yeah. Na kung saan ay solo na naman si Donix. Yes. Solo muna tayo ngayon guys kasi mag-i-inquire pa lang naman tayo. So tiningnan ko naman sa mapa, mas malapit dito dumaan kaysa mag-ano tayo yung nag-carland. Andito yung daanan sa San Pablo. San Pablo City. Yun. So umalis tayo ng bahay 9 o'clock. Then andito tayo 9:30. Chill-chill lang naman yung takbo natin guys. So hindi naman tayo nagmamadali. Wala naman tayong hinahabol. Ayan, papunta na tayong Alaminos. Ayan. Sana makisama yung panahon. Ayan guys, kung gusto mong sumama sa biyahe ko, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright. So lapit lang naman tong Pandin Lake kung galing ka ng Kalamba. Oo. So matatanong-tanong tayo doon kung ano yung mga babayaran, kung pwede bang mga overnight, mga ganon, mga bata, matanda. Alright. So ayun, samahan nyo ako guys. So what's up? Dito na tayo sa Alaminos. Tsaka medyo nakakatawa. Medyo lang. Medyo. Kasi, ayun, nagpakita si Haring Araw. Lumiwanag na ang buhay. May ganun. So sana tuloy-tuloy to hanggang hapon. Huwag kang umulan. Para hindi naman masira ang moment natin. So konting kimbot lang, San Pablo na tayo. Then doon na tayo magmamapa. Kasi di ko alam papunta doon. SM City. San Pablo. So kakaliwa tayo dito. Yun. Pasok sa banga. Ito yung papunta ng bayan mismo ng San Pablo o siyudad. San Pablo City nga eh. San Pablo, I'm here. May Rides. Simbahan? Saan ba kumikot nun? Naligaw ako nandito eh. Sa bila. Why are you running? Lapit na tayo. Sandaan dito guys. So rough road. So yun guys no. Magtatanong talong kayong area na yun. Kung makikita nyo sa map, hindi siya gano'ng pansinin yung kalsada kasi ginagawa. Pero may nagtambay doon ng mga daan. May nagtambay doon ng mga tricycle. Uy, saan daan? Dito ang daan. Dito pa. Alin dyan? Ah, sige. Dito po. Pa. Salamat po. So, ginagawa kasi yung kalsada dito, guys.
Ayun. Ah, itong ayun. Ahon siya. Uy, may tricycle. Pwede naman pala dito bumaba yung motor pag ano. Yan, mag-aano sila doon. Yun, larga na sila. Bye bye. Hi po. Oh my god. Yeah. Ipo. Kumain sa no. Ang Pandin Lake ay matatagpuan sa Barangay San Lorenzo at Santo Angel na may layong mahigit 6 na kilometro mula sa bayan ng San Pablo. At ito ang pinakamaliit sa 7 lawa ng San Pablo na may sukat na 20.5 hectares surface area. Ngunit, ito naman ang pangalawa sa may pinakamalalim at may sukat na 62 meters. Salamat po! So, ayun nga guys. Nasilip din natin itong Pandin Lake. Na kung saan eh, kung kayo ay pupunta doon sa Pandin Lake, kailangan nyong magdala ng sa medical certificate. Bibigay nyo doon sa barangay, papareceive nyo, then yun ang ipapakita doon pag papasok ka ng doon sa Pandin Lake. So yung wala naman siyang entrance. Yung babayaran mo lang talaga doon is naka-fix siya 550 pesos per head. Then meron siyang ilang potahe yon? 5. Hindi, may tilapia, may inihaw na tilapia, may ginataang hipon, insaladang ano ba yon? Then may bottled water din, siyempre kasama na yung kanin. At meron namang buko kung yun ay gusto mong mag-order din ng buko. And then, yung 550 nga pala guys, no? Limit lang yun ng sa loob lang ng 2 oras. Yes, so, yung 2 oras na yun, dadalhin kayo doon sa yung sa tapat nun, yung may duyan. Oo. So, hindi naman natin gano'n nakita kanina kasi medyo makulimlim. Pero, malapit-lapit lang din naman. So ngayon, pagkatapos ng 2 oras, siyempre, ibabalik na kayo uli doon sa tabi. So, yung 550, may pagkain ka na at 2 oras mo doon sa balsa. And then, yun nga, yung requirements niya, health certificate. Then, ang oras ng pagbubukas nila, guys, is 7 a.m. hanggang ano lang sila, tapos 4 ng hapon. Yes, 4 p.m. At wala po silang activity sa gabi. Bawal po ang overnight. Oo. One day before yung pagpunta nyo, magte-text kayo doon sa kay Gina, kay Ate Gina. So lalagay ko na lang sa baba yung number niya para ma-contact nyo, para magpa-reserve kumbaga. So hanapin nyo lang si Ate Gina, yung apelyido nun, hindi ko natandaan eh. Lalagay ko na lang sa baba yung number sa description box. So hanapin nyo na lang doon yung number niya. Oh, pumiyok na ako ah. Ayun. So sa bata, wala namang limit sa bata. Kahit yung mga baby pa, pwede naman daw. At yung bayad, ganun pa din. Oo. So yung pagdating sa pagkain, nagdedepende na yun kung gano'ng kalaki yung, kung i-order mo ba ng pang matanda o ano. So pwede yung mga bata. So sa mga matanda, yung mga matanda na talaga, siyempre huwag na lang muna kasi baka niya madulas pa eh, alam naman yung matanda, diba? For safety na rin. So yung mga bata, medyo maliksi pa naman, okay lang yan. Tsaka madaling alalayan kasi mga gaan lang.
No? So ayun, ano pa ba? Ito. So yung napapansin nyo kanina mga tricycle doon sa kalsada, yun nag-aabang yun kung sino ang gustong sumakay papunta doon sa Pandin Lake. Malapit lang naman siguro, mga wala sigurong 10 minutes kung lalakarin mo. Ngayon, kung may mga bit-bit ka, 50 pesos daw per head yung bayad sa tricycle. Yes, 50 pesos. So, nasa sa inyo na kung wala na, okay. Eh, kung wala naman kayong bit-bit, mas maigi na rin yung maglakad-lakad. Oo. Saka maganda naman yung ano doon, hindi mainit kasi maraming ang puno. Diba? So, ang nakakatabatan ng puso kanina guys, no? Ang babait na mga tao doon. Nakikipag-usap talaga sa'yo na maayos. Oo. So, pabalik na tayo ngayon ng San Pablo. Yun lang naman, nag-inquire lang tayo doon para i-share sa inyo, mabigyan kayo ng konting idea. Oo. So, yun guys, sana nakatulong itong video na to, nakapagbigay ng idea. So, kung nag-enjoy ka sa biyahe na to, paki-like, share, and comment below. At siyempre, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos. Alright! So kaya, see you next ride! Ride safe!